Magandang araw sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong isang motor na kinokontrol natin sa dalawang iba't ibang station. So makikita nyo dito sa ladder diagram, dalawa yung ginamit kong stop push button switch for station 1, station 2. Dalawa yung ginamit kong start push button switch, station 1, station 2. Pag napapansin nyo, naka-connect itong dalawang stop push button switch, naka-series sila. Samantalang itong dalawang start push button switch ay naka-parallel connection. Okay? So, susupplyan natin ngayon itong line 1 at saka line 2. Pag nasupplyan itong line 1, line 2 ng kuryente, ibig sabihin, umilaw na yung red pilot lamp na siya ang nagsasabi na hindi pa umaandar yung motor. Bakit umilaw? Dahil yung line 1 pumasok sa normal close contact ng magnetic contactor papunta sa terminal 1 ng red pilot lamp, at yung line 2 pumasok sa overload relay pumunta ngayon sa terminal 2 ng red pilot lamp. Stop. Pula ito. So pagka in-start natin, start 1, station 1, pag pinus natin itong start 1, station 1, magkakadikit yung dalawang terminal. Pag nagkadikit yung dalawang terminal, meron dadaloy na kuryente from line 1 to stop push button switch, stop push button switch, pansamantala dito sa start, papunta sa A1. Then line 2, dumadaloy naman yung kuryente pa overload relay, papunta sa A2. Once nagkaroon ng kuryente yung A1 at saka A2, may energize yung coil ng magnetic conductor. Once na energize yung coil ng magnetic conductor, lahat ng normally open mag-close. Close, 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 close. Lahat ng normally close mag-open. Pag nag-open ito, patay ngayon yung red pilot lamp na siya nagsasabi na umandar na ngayon yung single phase motor or three phase motor. Bakit umandar na? Dahil pumasok na yung kuryente from line 1 papunta ngayon sa maintaining contact, then A1, A2 sa overload relay, then A2, no? So umilaw yung green, line 1 pumasok sa terminal 1, line 2 pumasok sa terminal 2. Umaandar na ngayon yung motor natin. So pag gusto natin patayin, patayin natin ngayon doon sa stop station 1. So dito ko ngayon papatayin sa station 1. So pag pinindot ko to, mapuputol ngayon yung daloy ng kuryente papunta sa A1. So once naputol ito sa stop, madi-energize ngayon yung coil ng magnetic conductor. Wala nang kuryente sa A1. So once na-de-energize yan, babalik uli sa dati. Yung dating normally open, babalik. Yung dating normally close, babalik. Open ulit ito. Open, open. Na-de-energize yung coil. Wala nang supply yung line 1 to terminal 1. Line 2 to terminal 2. Namatay yung motor. Umilaw ulit yung red pilot lamp natin. Na siya nagsasabi, napatay uli yung motor natin. Okay, kahit ito ay bitawan ko, pumunta uli sa position. Ito yung stop 1 na doon ako nagpindot kanina. Ngayon, start 2. Dito naman ako pipindot. Kanina dito sa station 1. Ngayon sa station 2 naman. Pag pinindot ko dito sa station 2, start 2, okay, didikit ngayon yung dalawang terminal. No? Didikit ngayon yung dalawang terminal. So, ibig sabihin, pag nagdikit yung dalawang terminal dito, may kuryenteng dadaloy ngayon pregali sa line 1, sa stop. Stop 2, papunta ngayon sa start 2, station 2. Pansamantala, papunta ngayon sa A1. Once na-energize yung coil ng magnetic conductor, A1, A2, lahat ng normally open, mag-close. Close, close, lahat ng normally close, mag-open. Patay yung red, umilaw yung green, at may supply ulit yung motor natin, line 1, terminal 1, line 2, terminal 2, umandar ulit yung motor natin. So, ibig sabihin, nagamit natin yung start 2,
or start station 2. So pag pwede naman natin ito patayin sa stop station 2, yung pangalawa. So pag pinindot ko dito, madi-energize yun yung coin natin dahil itong stop, i-disconnect na yun yung supply ng kuryente from line 1. Dahil napindot ko rito, bumaba yung push button switch natin, naputol yung supply. So once na walang supply dito, madi-energize yung coin sa A1. So lahat ng normally open, babalik sa dati. Open ulit dito. Lahat yung close, babalik sa dati. Open ulit dito sa dating normally open. Wala ng supply yung motor natin, patay yung motor. At umilaw ulit yung red pilot lamp natin. Okay, meron tayong overload relay. Normally close, ay normally open contact. Paano mag-operate ito? So once na nagkaroon ng problema yung motor, mag-o-open ito. Pag nag-open ito, mag-close naman ito. That's the time na iilaw yung orange pilot lamp na nagsasabi may problema ngayon yung single phase motor natin. Ngayon, pwede natin i-reset. I-troubleshoot muna natin yung motor bago natin i-reset. Pag na-reset natin yung overload, mag-close ulit dito. Then, mag-o-open ulit dito sa orange pilot lamp. Okay, maraming salamat sa kanila. Sana ay natulungan natin lahat at idagdag natin ito sa munting kaalaman natin na pwede natin gamitin pang araw-araw sa buhay natin. Maraming salamat ulit.